Yung hindi pagdalo ni dating Senador Bongbong Marcos sa parang interviews na siya, hindi pa siya debate ng mga presidential ball diyan sa ano sa GMA, no, yung sa interview kay Jessica Soho. Kailangan bang ituring itong big deal mga Juan, or dapat alamin muna ng dahilan kung bakit hindi sumama, or a candidate can attend or not attend any interview for kung ayaw niya, bakit mo pipilitin? Kung sa iniisip niya na hindi niya kailangan yung interview na yun. Eh, anong pakialam ni Jessica? What power does she have to compel a candidate to go there? Voluntarian. And listen to her questions. Mm-hmm. Kasi marami rin nagsasabi na kailangan pa ba? Presumptuous naman yun. Mm-hmm. Too presumptuous. Oo. Nagsasabi yung ilan mang Juan na kailangan pa bang si BBM na mag-ano dyan? Baka siraan lang. Kung may freedom of the press. Oo. May freedom din. Mm. Yung in-interview. Ako, if I don't like to be interviewed, I don't care. Tama. At saka ang dangerous. Yung isang, hindi nila na, total, hindi nila nasasagot yung mga question ko sa kanila. Kayo na ang nag-interview. ang issue kasi rito, Wala tayo ng audio. Oh, Mang Juan, nandito pa rin kami. Nandito kami. Hindi ka namin iniiwan. Ang issue kasi rito is, kung umaten ang isang kandidato, pagpipiestan siya, tama, sasabihin, that's a take. Kagaya ni Karen Davila. Oh. So, kung interview, nalo. Nagkagulo. Kaya ang punto rito is, Admiral, Mang Juan, kung halimbawa nandun, kasi may pwedeng ang president mag-ask din ng question, pwedeng a question will be thrown to embarrass him. Pero mahirap po nang bawiin. Bumalik. Mahirap po nang bawiin pag babanatan ka ng question. Alam ninang the question be out of order, pero natanong na. Yan ang problema dyan. They will embarrass you. Yes, yun ang problema. One thing I can say, I was never embarrassed by any one of them. I know how to handle them. And because they cannot even answer your if questions. If they want to debate with me, I'll debate with them on any subject. Yan. Oo, baka siguro tayo kasi wala pang nilalabas na yata na ano, na comment or pahayag ang panig ni BBM. Baka naman nawalan lang ng ano, ng tiwala siguro. Kasi kagabi, na-interview namin yung isa sa kanyang mga supporter, magpit na supported Senator Yabol, si Attorney Larry Gadon. Baka sabi nga niya, baka possible na siraan siya doon or kung ano-ano man na makasisira doon sa kanyang ano. And marami din nagsasabi, Mang Juan, na baka hindi na niya kailangan na magkaroon ng ganun na interview kasi nga lamang na lamang siya sa ranking sa survey. So kumbaga hindi na niya kailangan, baka siguro yung ganun, or hindi mapagkakatiwalaan yung ano. Eh wala pa namang pahayag, antayin na lang po natin ang pahayag ni hinggil ni Jan sa issue na yan. Kasi Mang Jess, Mang Juan, dito sa naging pahayag ni Mayor Sara Duterte, no? Ang sabi pa nga ni dating Senador BBM na isa sa mga ano ngayon parang gusto na hawakan ni Mayor Sara sa sandali ha na maging vice presidente ito at maging pangulo itong si BBM ay yung Department of National Defense. Kumbaga medyo ang ini-expect na siguro ng iba, DILG, DSWD, yung pwede hawakan ni Mayor Sara, pero katakataka at nabigla yung ilan na DND ang gusto niyang hawakan. At the same time ay nagpahayag din po Mang Juan, Mang Jess, si Mayor Sara ng pagnanais na panukala at hihimukin niya ang Kongreso, Senado at ang Kamara na magpasa ng batas na gawing mandatory, no, ang pagsiservisyo ng mga Pilipino
simula 18 years old or sa pagsapit ng 18 years old, gawing mandatory yung military service. Gaya ng ibang mga bansa, sa Israel siguro and Korea, ginagawa na rin yan. Artista nila, di ba? Sa Pilipinas, mayroon dati yan. Meron dati. Iba rin ito doon sa ROTC as in talagang magbibigay talaga sila ng military service. Ano pong masasabi nyo rito, Mang Juan? Tama yan. Ngayon, una, yung posisyon ng Vice Presidente, that depends upon the President. Mm. Ang primary position ng Vice President is to be a Vice President, Vice. Mm-hmm. In case of death, the Vice President succeeds. Depende kung sa Presidente kung bigyan ng posisyon yung Vice Presidente. Normally, nung araw, before, especially during the Commonwealth, Secretary of Foreign Affairs ang binibigay. Wala pa akong nalaman magmula kay Quezon. Hanggang ngayon, na yung Vice President ay ginawa na Secretary of National Defense. Mawalang galang kay Sara. I do not mean any offense or any malice on her part. She's entitled to aspire for a position. But to be a for the Vice President, to become Secretary of National Defense, very tempting for her or for anyone to make trouble for the President. The position of Secretary of National Defense is a very sensitive position. You control the army. You not control, but you have a big influence over the armed forces. Mabuti ngayon, pinaghiwalay yung National Police at saka army. Armed forces of the Philippines. Noong panahon ko, na yung dalawang sangay na yan, ng pwersa, the legitimate force, armed force of the government of the Philippines was placed under the Secretary of National Defense. I know how sensitive it is. Kaya delikado yan. Kaya nga, I'm sure Bongbong will be thinking about it. Kaya nga, Mang Juan, di ba? The President is the Commander-in-Chief. Correct. Oh. He's the Commander-in-Chief, but there is no Deputy Commander-in-Chief. Oo nga. He's the only Commander-in-Chief. Correct, yun. Nagtanging bukod, nag-iisa. Yan na, tanging bukod na isa. Anyway. I'm suspecting Sara, but maraming malilikot din ng utak dyan sa military. Kung mapasukan yung opisina ng Vice President ng mga ambitious military officers. Mga tinatawag na sulsulero. Hindi maiingat, hindi niya alam. Delikado for the country.